Hello guys, good morning. So, batiin ko muna kayo ng isang mapagpalang umaga tanghal gabi sa mga panig ng mundo. So, tayo ay napamas na yun kasi nag-ano tayo, nag-unjab, okay? So, required kasi dito sa bahay na kailangan nakamask, okay? So, naghuhugas tayo ng unjab. So, ngayon po guys, nais ko lang ipabatid sa inyo mga bali-bali sa mga usaping Homebased caregivers dito sa Israel. So, habang naghuhugas tayo, nagpintuhan tayo ng iba't ibang usaping. Okay? Isa sa mga usaping usaping sa inyo, yung tinatawag na tungkol sa accommodation or pag-rerenta ng flat. Okay? Kasi yung mga ibang caregivers dito sa atin, sa Israel, nag-flat sila or nag-bedspace. So, kailangan nga ba yun bilang isang homebased caregiver na mag-flat o hindi? Okay. Well, ang kasagutan guys, it depends sa kagustuhan ninyo bilang isang homebased caregiver. Kasi, kung gusto niyo mag-flat, pwede naman, pwede hindi, okay? So, ang kagandahan ng mga nagsa-flat, tuwing day off nila, may napupuntahan sila na bahay para dun sila makapagpahinga. So, isa yun sa mga kagandahan kapag ikaw ay nagsa-flat. At the same time, nakakamit ka or nakakasalamuhan ka ng mga bagong kapwa caregivers or kapwa Pinoy. And then, siyempre, may bonding kayo, diba? Tapos, may get together. Masaya pag may nagsaplat ka. Pero, siyempre, kung ikaw ay nagsaplat, may dagdag gastusin ka. And, baliwala naman yun dahil at least comfortable ka, okay? So, sa pag-day off mo, may mga ganyang bagay ka na nagagawa. So, monthly, may babayaran ka na bayarin para sa iyong accommodation or flat or bed space ba ang tawag. Okay? Tapos, kasama na rin doon, may babayaran ka pang tubig, okay? Tapos, ilaw, dahil naman libre yun. Tapos, kung yung flat ninyo ay may wifi, so, additional bayad din yun. So, depende po yan sa inyo sa makukuha ninyo na flat or accommodation. Well, sa mga naririnig ko, nag-range daw ang flat dito ng 150 hanggang pataas. So, depende po yan sa lugar, depende kung saan, at depende kung ilan kayo. The more na marami kayo, mas mababa ang bayarin dahil ambagan kayo. Lahat kayo nag-aambagan. So, mula bahay, ilaw, electricity, at saka yung wifi, kung may wifi. And then, sa pagbabayad, depende yung sa usapan ninyo, sa inyong, anong tawag dyan, landlady, kung buwanan, or tuwing day off ka magbabayad, or hinuhulog mo na lang sa bank account ng yung landlady. So, depende yun. Tapos, yung mga flat dito, iba-iba rin, katulad dyan sa Pilipinas, mayroong puro babae, mayroong puro lalaki, meron naman mix. Pwede ang babae, pwede ang lalaki. So, yung mga ganun. Tapos, yung mga flat dito, yung iba, may kanya-kanya silang bed. Okay? Parang sa mga bed spacer, may double deck. Tapos sa isang kwarto, siguro, tatlo or apat na double deck. Depende sa design ng flat kung paano siya. Tapos meron namang
single bed lang, maraming single bed sa isang kwarto. Tapos yun, yung mga gamit ninyo, siyempre doon, kanya-kanyang discarte. Kung may mga cabinet, may mga lagayan kayo. So, ako personally, nakita ko lang yan nung pumasyal ako ng New Year doon sa mga kaibigan ko na kapo natin caregivers sa Asylon. So, ganun sila. May mga bed, tapos may mga cabinet, tapos kanya-kanyang lagay ng lagayan ng mga gamit. Tapos may mga bed sila. So, ganun po. Yun naman ay puro mga babae. Tapos meron akong isang may lalaki doon sa kanila. Mix sila, lalaki at babae. So, nadepende yan. So, par masaya ang naramdaman ko yung saya dahil siyempre, mag-video ka. May mga nakasalamuha ka. Banding-banding kayo sa magdamag. So, sa araw ng day-off mo. Dito naman hindi naman sabay-sabay ang day-off. So, minsan, marami kayo, minsan, konti lang. So, nadipinda rin sa araw. Yun, makakapagpahinga ka, or kung nagkayayaan kayo, mamasyal kayo, kung sino yung naging kasabayan mo doon sa class, kapag day-off sa araw na yun. So, ganun lang. Tapos guys, ang day-off dito, ay 24 hours lang siya. Okay? So, yan po ang allowed. So, after 24 hours, babalik ka na sa trabaho mo. So, ganun lang. Tapos, syempre, kung may mga pagkakataon na hindi lang 24 hours, about ng 30 hours, ganun. Dahil sa pagsakay, sa sakayan ng bus or sirot, yung tinatawag nila na parang van na maliit, minivan. Yun. Depende. So, kausapin mo yung employer mo na ganito, medyo malilate ng uwi, gano'n, ganyan. Para hindi siya magtaka bakit higit sa 24 hours ang naging sa dito. So, pumapayag naman yung mga employer. Understandable naman sila. So, communication lang, okay? So, ganun lang dito. Lahat kailangan na makipag-communicate sa inyong mga amo, sa employer, lalang-lalang na kung mag-day off kayo, kung mapapaaga yung alis mo. Siyempre, ahead of time, magpapaalam ka na, halimbawa, Lunes pa lang, or Wednesday, magpaalam ka na mag-day off ka sa Sabado para alam din ng yung employer kung sino yung pansamantala na magbabantay sa inyong mga alaga. Kasi kadalasan dito yung ibang employer ang nagbabantay yung mga kamag-anak. Minsan anak, minsan yung asawa. Ako noon, si Lola lang. Siya lang nagbantay. Nasanay naman din kasi silang dalawa lang naman dito sa bahay. Pero mo 4 months na inalagaan ni Lola si Lolo. Wala silang caregiver. Tapos wala ding anak si Lola. Kaya ganun. So nung kumuha na siya ng caregiver, simula nung September 2 na na-deploy ako, ayun, okay na siya. So nakakaalis na si Lola anytime, any day. Kasi meron na siyang caregiver dito na nagbabantay kay Lolo. Okay? So, ganun lang guys. Dito naman, kanya-kanyang diskarte. Tapos, ayun, kung may mga group kayo, sama-sama. Okay? So, ganun lang guys. Hope itong video to may natutunan kayo kahit papano. So, thank you again for listening and watching to my YouTube channel, ang Papa's channel. Thank you. Goodbye.